Hindi ko alam kung saan kayo nagdududa. Sa kapangyarihan ba ng Diyos na kayang-kayang gawin ito? O sa kabutihan sa pagmamahal ng Diyos? Huripot ka eh. Pero bakit pagdating sa mahal mo, hindi mo kinukwenta ang binibigay mo? Sina-challenge ko kayo, lalong-lalo na yung mga nagmamahal dito, mamaya isulat mo yung mga nagasta mo para sa sarili mo. Sa kabila, yung nagasta mo para sa mga taong minamahal mo, maiiyak ka na lang. Kasi kung tinipid mo pala at sinarili mo pala, yung mga pinanggasta mo para sa mga minamahal mo, mayaman ka na. Maluwag na ang buhay mo. Hayahay na. Hirap nung nagbigay ka pero parang hindi nalasahan. Masakit yan kasi ang dami mong hindi naranasan. Dineprive mo ang sarili mo para ibigay yung bagay na yun pero hindi naranasan. Binaliwala lang. Huwag naman nating iparamdam sa Panginoon yan. Effective sa araw na ito, ang nilalaman ng sulat na ito galing sa ating obispo, Bishop Dennis Villarrojo. Mula ngayon, lahat tayong very much able na magsimba, kayang-kayang magsimba, malakas, walang sakit, pwedeng lumabas ng bahay, ay obligado ng magsimba. Hindi na pwedeng maging excuse ang pandemya. Alam ko namang yung iba sa inyo, kahit na pandemya, talagang gumagawa ng paraan para face to face ay makapagsimba pa rin. Kaya pasuyo na lang kung hindi ito para sa inyo. Pakisabi sa mga kakilala ninyo, sa mga kasama nyo sa bahay, na mula noon kahit walang pandemya, pahirapan na pag inaaya mong magsimba. Na nung magkaroon ng pandemya, nagka-excuse pa. Hanggang ngayon, sinasabi habang inaaya mo, Ma, may virus pa, sige ka. Pandemya pa. Pakisabi sa kanila, tapos na ang maliligayang araw nila. Ang mga online masses tulad nito ay para na lamang sa mga kapatid nating may sakit na sa kulungan or for some reasons, walang access sa pagsisimba. Pwede pa rin pa kayong manood ng mga online masses tulad nito. Pero, siguraduhin nyo lang po na ako lang ang papanoorin nyo. Joke, joke, joke. Siguraduhin nyo lang po na personal ay magsisimba pa rin kayo. You must realize this. Nung kasagsagan lalo ng pandemya, hindi tayo makapagsimba kahit gusto natin. Isipin po ninyo yung kapangyarihang nagawa ng online mass. Isipin mo yung sa cellphone ka lang nagsisimba, sa computer lang, pero iba yung dating sa'yo. May hunger sa'yo, may thirst sa'yo. Isipin po ninyo, nung panahon ng kasagsagan ng pandemya, lamang nating naranasan talaga ito. Ibig sabihin nun, pinuntahan talaga tayo sa bahay ng ating Panginoon. Dahil tayo'y mahal niya. Ngayong wala nang threat ang pandemya, sana tayo naman ang pumunta dito para personal na makasama siya. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako o maiinis sa ibang nagsasabi kapag nakikita ako. Katulad kahapon, may dalawang nagsabi ng ganito, Father, natutuwa naman kami. Dati sa cellphone ka lang naming nakikita. Ngayon personal na. Father, may itsura ka pala. O, diba? Ay, pero okay lang. At least, personal lang nagsimba. Kasi yun ang mahalaga. Bakit? Sapagkat una, yun ang sabi niya. Yun ang sabi ni Bossing. Nang itatag niya ang Eucharistia, ang sabi niya, kunin natin siya, tanggapin natin siya, kanin natin siya. Hindi niya sinabing, panoorin niyo ko, pagmasdan niyo na lang ako. Ang sabi niya, kanin natin siya. Kapag online, hindi talaga makukumpleto ang misa. Pwede ka bang kumatok sa screen pag communion na at sabihin, mangungumunyon ako. Anong kasi sa dako? Kaya kailangan pumunta ka dito. Eh, Father, paano naman ako nakasigurado na si Kristo talaga sa misa ang tinatanggap ko? Pangalawang sagot na simpleng sagot din. Yun ang sabi niya.
Nang dampuntin niya ang tinapay, ang sabi niya, ito katawan ko. Nang kunin niya ang kalis na may alak, ang sabi niya, ito dugo ko. Wala kang makikita sa Biblia na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ito alak, ito tinapay, simbolo lang ito ng katawan at dugo ko. No! Ang sabi niya, ito ako. Patunay yung ebanghelyo ngayon kung mapapansin po ninyo na iskandalo ang mga tao dahil sa mga pananalitang ito. Pero, did Jesus back down? Sinabi ba niya sa mga na-iskandalo? Teka, masyadong literal ang interpretasyon ninyo. Hindi ganyan ang ibig sabihin ko. Did Jesus say that? No! In fact, mas diniin pa niya, mas ginawa pa niyang mas literal talaga. Sa English version ito, ang sabi ng ating Panginoon, Amen, amen, I say to you. In other words, kung ano yung interpretasyon yung literal, kung ano yung narinig yung sinabi ko, yun talaga ang ibig sabihin ko. Yung pagkang ibibigay ko, talagang laman ko. Yung inuming ibibigay ko, talagang dugo ko. Sa ayaw nyo at sa maniwala kayo o hindi, dito. Now, naisip ko yung naisip ninyo. Pwede ang naisip nyo, Father, naniniwala naman ako pero ang nalalasahan ko, tinapay pa rin naman. Of course. Matanong ko po kayo, kung ang tatanggapin ba natin mamaya ay lasang katawan talaga ng tao, itsura ng laman ng tao, may dugo-dugo pa. Pipila ka? I-search mo nga, mamaya, wag ngayon. I-Google mo. Eucharistic miracles. Tatambad sa iyo doon ang iba't ibang mga himala na mula noon hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng siyensya na yung banal na ostya ay naging itsura na laman talaga ng tao. Kaya kung gugustuhin ng Diyos, pwede naman eh. Ang tanong, kaya mo? Ready ka? Alam ng Panginoong, baka mandiri tayo. Kaya't ang binabago niya ay hindi naman talaga yung lasa, yung itsura, kundi yung esensya. Ang essence yung katuturan, yung kalikasan. Ang essence ng tinapay ay yung pagiging tinapay niya. Ano man ang hugis niyan, ano man ang lasa niyan, tinapay yan. Ang essence ng alak ay yung pagiging alak niya. Ano man ang kulay niyan, alak yan. Yan ang binabago ng Panginoon sa consecration. Kapag sinabi ng pare, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kapag nasabi ng pari yon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, naiiba yung essence ng tinapay at alak. In essence, ay nagiging katawan at dugo na ng ating Panginoong Hesukristo. At kaya ng Panginoon gawin ito. Easy lang para sa Kanya ito. Kung tayo ngang mga tao, nakagagawa tayo ng mga pambihirang bagay, eroplano, spaceship, submarine, mula sa mga raw materials na nandyan na. We don't produce something out of nothing. Ang Diyos pa kaya ang hindi makagawa ng isang milagro, ng isang kababalaghan, ng isang katangi-tanging bagay? Nandiyan na naman ang mga material, ang tinapay at alak na yan. Tandaan mo, nilikha ng Diyos ang sandaigdigan mula sa kawalan. Kaya yan, easy lang. Hindi ko alam kung saan kayo nagdududa. Sa kapangyarihan ba ng Diyos na kayang-kayang gawin ito? O sa kabutihan sa pagmamahal ng Diyos? Sana makatulong ito. May ko-confess ako sa inyo. Alam nyo naman, at yan ay talaga'y ipinagmamalaki ko sa pagtutulong-tulong natin, isang taon lang at 2-3 months na itayo ang simbahang ito. Pandemic pa. Pero mayroon akong isang detaling sasabihin sa inyo na nakatulong dito. More than a year ago, may tumawag, hindi ko kilala. Nagpakilala, hindi ko kakilala. Ang sabi niya, Father, ako ang unang magpapagawa ng simbahan. Basta kung ano yung matatapos ng pondo ko para dyan, ituloy mo. Sa kanya yung mga materyales, initially ha, sa kanya na yung labor, initially ha, siya magpapasweldo, may sarili siyang contractor. Basta sisimulan niya, itutuloy natin. Sa ngayon, tayo na po ang nagtutuloy. Matagal lang tayo ang nagtutuloy. Pero malaking bagay, yung pledge niya. Hindi po natin nahawakan yung pera.
Basta ang sabi niya, ito ang gagastusin ko dyan. Pag naubos na ito, Father, ituloy mo na. Hanggang dito lang ako. Alam niyo kung magkano? Maliit lang. 30 million. Huwag nang bumalakpak, ubos na. Hindi ko agad sinabi sa inyo. Bakit? Una, sapagkat ayaw niyang pasabi, hindi po siya taga dito. Ayaw niya rin sabihin kung magkano yung pinledge niya na talagang dito talaga napunta. Sinimulan niyang talaga. Kaya nakapag-ipon tayo, nakasalida tayo eh. At hindi ko talaga sinabi sa inyo nung una, kasi baka hindi na kayo magbigay. Humingi pa kayo ng balato para sabihin ko po sa inyo, yung 30 million ay wala pa sa kalahati ng nagasta na natin. At gumagasta pa tayo. Kaya talagang I still maintain, kayo talaga ang mas nagpapagawa nito. Kasi wala pa sa kalahati yung 13 million dito. Kaya nga, medyo malungkot ako ngayong araw na ito. Kasi tumingin kayo sa paligid ninyo. Kukunti tayo. Malamig ngayon, aircon. Pero pinapawisan ako sa kilikili ko, sa singit ko. Bakit? Gusto kong patayin yung aircon. Baka hindi tayo makaboundary sa araw na ito. Umulan, patay kang bata ka, patay ang kolekta. Hindi, biro lang yon ha. Pero kaya ko sinasabi ito, kayo talaga nang papagawa. Hindi naman tayo nagsosolicit eh. Hindi tayo nagra-raffle. Wala. Kayo talaga yung pagpunta nyo dito, yung kasama natin sa online. Salamat po sa inyo. Kayo talaga. But 30 million is 30 million. Kaya malaki ang utang na loob natin sa taong yon. Palakpakan nga natin siya. Hindi ko alam kung nanonood siya. Kaya't nung una, hindi ako makapaniwala talaga. Halos imatayin ako nang malaman kung totoo. Kasi nung una, hindi pa ako naniniwala. Inimbestigahan ko muna, sino ba talaga siya? Saan ba siya nakatira? Yung sinasabi ba niyang tinulungan niya? Hanggang sa malaman niyang sinisiay ko siya, muntik nang magtampo, Father, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Muntik na akong masimatayin. Pera na, magiging bato pa. But my point is this. Iba eh. Hindi ako makapaniwala nung una eh. Kayo ba? Makakapaniwala kayo na may pwedeng mayaman? Pero hindi lahat ng mayaman ganon. Kahit sabihin mo sa akin ngayon, Father, kung ako man yung mayaman, magbibigay din ako ng 30 million. Law. Ikaw nga ngayon, kayang-kaya mong magbigay sa kolekta mamaya, alimbawa, ng 100. Pero mamaya, mag-iisip pa yan. 20 na lang. Wag ako. Ganyan tayo eh. Umaandar minsan yung pagiging alam nyo na. Ang sinasabi ko po ay ito. Pwedeng ganyan tayo. Pero wag mong iisipin na ang Diyos ay ganyan. Hindi ganyan ang ways and thoughts ng Panginoon. Higher than our thoughts. Higher than our ways. Hindi kuripot ang Diyos. God is not like may ibibigay, pero would hold back. Hindi ganun ang Diyos. And besides, tayo nga kahit kuripot, sa mahal mo, sa gusto mo, nagiging galante ka, hindi ba? Yung mga kabataan dyan, nahanip yung motor, ganda. Mga flarings na ganun, tagalagang naka-buffing pa, araw-araw yan. Yung step nut, ginto. Yung hawakan, silver. Yung parang tinidor sa unahan, inverted pa. Yung talagang spring na ganun eh. Kung anong may tatak pa, kay tinutunuan ng upuan, pinapalitan, ganda, daming ginasta. Pero habang tinitingnan niya yung motor niya, kung makikita mo siya, gandang-ganda sa motor niyang ginastahan niya, kung may x-ray vision ka lang, mapapansin mo yung brief niya butas. Bacon, lost thread. Bakit? Hindi makabili ng brief, tinitipid ang sarili. Pero pagdating sa motor, bili! Ganyan tayo eh. Ako man eh, nung ako'y makapag-abroad, napunta ako niya ng New York, may nag-treat sa akin, People's Insurance, General Insurance, asama ko yung nanay ko, Nanay Feli, binigyan ako ng pocket money, 150,000. Alam niyo ginawa ko? Tinipid ko. Oh! Tuwing lunch, ang kinakain ko, isang pizza at isang dibote o isang cooking can. $1 lang. Pareho na yan. Pero pag uwi ko, dami kong pasalubong para sa mga mahal ko. O diba, ikaw ganun din?
Nakikita mong nagpo-post sa FB yung mga kaibigan mo, nandun sa lugar na gusto mong puntahan, ba't di mo mapuntahan? Eh, mas may pera ka sa mga yan. Gusto mong kumain sa isang sikat na resto, eh, ba't di ka kumain? Gusto mong bilhin yung gusto mo, kursanada mo, eh, ba't di mo bilhin? Uripot ka. Eh, kahit nga mapuntahan mo yung lugar na gusto mong puntahan, wala ang ko, inintay mo yung piece of fare, pinakamurang pamasahe, kumain ka nga dun sa restaurant na gusto mo, eh habang tinitingnan mo yung menu, hindi ka lang nagpapahalata, sinisipat mo yung pinakamurang presyo, alukin ka ng inumin, service water na lang. Hindi dahil sa'yo ng gusto mo, kundi dahil kuripot ka. Nakabili ka nga ng gusto mo, sigurado ko ilang beses mong inisip yan kung talagang bibilin mo, kuripot ka. Pero bakit pagdating sa mahal mo, hindi mo kinukwenta ang binibigay mo? Kulang na lang pati bankbook mo ibigay mo. Kahit nga hindi mo kaya, kinakaya mo. Nangungutang ka pa nga kung minsan eh, para sa mahal mo. Sina-challenge ko kayo, lalong-lalo na yung mga nagmamahal dito, mamaya isulat mo yung mga nagasta mo para sa sarili mo. Sa kabila, yung nagasta mo para sa mga taong minamahal mo, maiiyak ka na lang. Kasi kung tinipid mo pala at sinarili mo pala yung mga pinanggasta mo para sa mga minamahal mo, mayaman ka na. Maluwag na ang buhay mo. Hayahay na. Eh hindi eh. Mamahal ka. Meron nga po akong kakilala dati, namatay sa cancer. Pero I think pwede pa siyang isalba kung nagpakimo siya. Bata pa eh. Pero bakit hindi nagpakimo? Alam niyo dahilan? Hindi ko uubusin sa cancer ang pera ko. Sapagkat yung perang naipon ko para na sa mga anak ko, ayokong bawasan ko. Sipinin niyo. Kung ganito tayo, nakuripot, may kahinaan, may kapintasan, pero pagdating sa minamahal, nagiging all out, ang Diyos pa kaya? Sige na. Pagdududahan mo ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya, sa palagay ko, nasasaktan talaga siya kapag umulan, hindi ka na nagsimba. Kapag tinatanggap natin siya ng may malaking pagkakasala, kapag ilang beses ka nang nahuhulugan ng katawan niya, ng banal na ostya, ang hina-hina ng kapit mo. Pero pagdating sa pera, ang tindi ng kapit mo. Patay ka na, nakakapit ka pa sa pera mo. Kaya sa palagay ko, nasasaktan siya kapag hindi tayo sumasampalataya sa kanya. Nararamdaman niyo naman siguro yung halos ibigay niyo yung lahat, pero parang kulang pa sa taong pinagbibigyan mo, pinag-aalayan mo ng pagmamahal mo. Nakakainis yun, masakit yun. Pinagdududahan pa niya yung pagmamahal mo na parang kulang pa yung binibigay mo. Eh sa totoo lang, projection lang yung nangyayari. Ikaw hindi ka nagkukulang, siya yung nagkukulang. Binabatulan niya lang sa'yo. Hindi kaya ganun din ang nangyayari sa misa? Oy, sigurado ko ganun. Hindi ka naniniwala na siya ang tinatanggap mo? So bakit hindi ka naniniwala? Sapagkat kulang yung binibigay niya? Hindi, dahil kulang yung pananampalatayang binibigay mo. Projection yung nangyayari. Hindi mo siya maramdaman kahit na 100% yung binibigay niya kasi kulang yung binibigay mo. Alam natin yung hirap nung nagbigay ka pero parang hindi nalasahan. Masakit yan kasi ang dami mong hindi naranasan, dineprive mo ang sarili mo para ibigay yung bagay na yun pero hindi naranasan. Binaliwala lang. Huwag naman nating iparamdam sa Panginoon yan. Sana pagpila natin mamaya, malasahan natin hindi tinapay, kundi ang kanyang buhay. Pag inom ko ng dugo mamaya o ng alak, ang malasahan ko ay hindi alak, kundi ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang kanyang katawan na ibinibigay sa atin ng lahat-lahat.